pinuko. Slab tayo dito. Nandito tayo sa Cabanatuan City. Sa likod tayo ng ilog. Ayan. Papakain po tayo ng kalapati ni DJ. Ay ka naman dyan, DJ. DJ! Yeah. Bawal dito yan. So, ayan. Ako yung mga kalapati. So, dito sa Cabanatuan eh. So, inay. Kalikot naman yan. Bigyan nyo muna yan ako. Bigyan So, ayan nga, dito sa Cabanatuan na City, masasabi natin masaya at maaliwalas tumira dito. Pero, kahit sabihin mong ganun, eh, mahirap pala tumira dito. Lalo na sa mga likod bahay na to. Oh my God. Uy. Yan yung binabaan namin. Taas. Lang. Dito tayo sa ano. Okay, dito tayo sa ilog. Utang na may umiihi pa ya. Dumi ba yan? Yeah, dami ng basura. Dami kalapate. So, kahit sabihin po pala natin na ano, na maaliwalas tumira sa probinsya, eh di po pala lahat ng probinsya eh maaliwalas tiran. Uy, may nagpapalipad naman ka sa Ranggola. Ya? Sa Ranggola ba yan? So, yan guys. Kita mo ba yan? Eh, may nasusunog dun. Siga lang. Yan, ganyan po pala ang Cabanatuan City. Kumbaga, may, ayan, may mga basura. May leak pa po ng tubig dito. Ewan ko kung, ano to, ihe? Kanal. Kanal. De lahat ng dumi dito na pupunta. Ang dumi ng palengke, sa kanal ng palengke. Yan po, sinasabi po ni DJ. Yan po, parang kumbaga ito na yung nagiging toilet nila, kumbaga lahat ng dumi. Dito punta din sa ilog. My God, may lumulutong pa po dun, no? Ano yun? Parang water. Lumot? Ewan ko, lumot. Ito na yung mga isda. Ay, no? Asan? Asan? Tingnan mo yung tusok na yun. Parang taba na yung isda. Asan? Yeah. Pat. Tara kayo din ni Jaylen. Nahulog po yung chinelas ni DJ. Ganun yung stepping to. Gunin nyo lang. Doon kayo dumaano. Sari, wag ka. So yan, nahulog po yung chinelas niya guys. Ayan. Wala po dyan chinelas. So guys, ito po pala ang nasa likod ng Cabanatuan City na hindi ganun ilog Pasig. Malapit na magkaroon ng ilog Pasig dito. Yan, sabi nga po ni DJ, marapit na. Kalo ng ilog Pasig. Baka mahulog yan. Ako na kalaga, ako ni Peter. Ya, ako pa sinisi mo. Ano ba nangyari dyan? Basa anong bote. Kailan? Inuman? So, yan guys. Kung makikita nyo sa likod ko, yan, sa baba, may mga basura. Yan. Sari, ano yan? May mga basura. Na sa likod ko ng kagandahan ng Cabanatuan City eh. Ganto po pala sila ka... Ganto po pala kakalat. So, sana mabigyan man po natin to ng solusyon at linisin. So, yan. Pero di naman pumupunta sa punto na mabaho. Hindi umaamoy. Kumbaga parang ano, plastic and materials thing na lang yung nandito. Yan. Yan yung bata. Oh, si Shari. Shari! Kukunin nyo yung chinelas ni DJ kasi nahulog. Ayan o. Magugas kang pabo pagkayari ah. So, guys, ako... Concern lang ako dito na dapat may multa ang mga taong gumagawa nito eh.
Ano? Yun yung kakalat, guys. Hindi ko naman sinisaraan na ang Kabanatuan City eh ganto ka baboy. Kumbaga nasa taong tumitira na lang yung mga gantong nangyayari. Kasi ako concerned lang ako sa nangyayari sa bansa natin. Katulad ng Manila Bay, ayun, iba, Manila Bay, madumi, daming kalat. Eh, ayoko naman umabot sa punto na itong Kabanatuan City ay eh, mapunta din sa ganung. Oo, pero may 30%, may 90-50% pang mga kalat at saka bakterya. Ayoko naman pong dumating sa punto na maging ganun din ang Kabanatuan City. Kahit sabihin mo man lang po, ayan, ilog po yan. Kahit sabihin mong ilog lang yan, eh, kumbaga yung pinapakita ng kalikasan sa atin kung ano yung ginagawa natin sa kanila. Asan? Yeah. San galing? Mga dyan ito! San galing? Patay na? San galing? Paano nyo kinuha? Yeah. So, kinakain nila yun? Lason yun. Ha? Lason. Anong lason? Hindi kinakain. Bakit? Marami yun eh. Hanapin yung isa. So, ayun guys. Din natin... Gusto ko lang pumingi ng panawagan sa lokal na pamahalaan ng Kabanatuan na sana ma-solusyonan po natin ito. Kasi concern na po sa nangyayari. Kasi po, bata po ako. Dati rin po pumupunta sa ilog. Dati sa likod, sa may norte po ako nakatira. Yan, pumupunta po sa ilog dati, bata ako. Hindi pa naman po ganto yung ilog. Asul na asul, then walang kalat. Kumbaga, may mga taong napilitan na talagang na magtapon sa ilog. So, mihingi po ako ng panawagan sa Kabanatuan City na malinis po natin to. Itong kalat na ito na pinalilibutan ng... Ano tong lugar na to? Sur? Ay, sur, tama, di ba? Pinalilibutan ng sur, norte. Ayan po, dumediretso. Yan, yung ilog na yan. Papunta dun. Papunta dun sa area na yon. May mga kalat yun, no? Kita natin dun, no? May kalat dun, eh. Yan, gusto ko lang mamulat yung mga tao kung ano yung ginagawa nila sa kaligasan. Kasi, guys, yung kahit sa yan, sabihin mong ilog yan, pinagkukuhaan natin ng ano yan, eh, pagkain, yung isda. Guys, ako... Hindi sa sinisiraan ko ang Kabanatuan City. Ayokong siraan siya kasi dito ako nakatira. Gusto ko lang pong humingi ng tulong na malinis to. Sige po, tutulong po ako. Kasi concern lang po ako sa nangyayari sa ating bansa. Kasi di lahat ng tao masasabi nating yan, di nagtatapon sa ganyan. Sa ako po kasi taga QC, nandito lang ako sa Kabanatuan. Eh sa QC po kasi ano, may day and time kung kailan pwede magtapon, anong araw pwedeng itapon yung nabubulok at di nabubulok. Pero dito po kasi sa Kabanatuan City, may mga taong napipilitan na pong magtapon ng basura. Dito. Pero guys, ano lang ako, concern lang ako sa nangyayari dito sa lugar na to. Kasi dito rin ako lumaki. Nag-aral ako dito ng kinder sa Good Samaritan. Nakatira pa kami sa Aduas. Then ayun, nakilala ni mami si father ko. Yan guys, papakita ko sa inyo ulit ah. Yan, concern lang ako sa mga kalat na yan. Kung ano yung dapat gawin natin dyan. At saan natin dadalhin yung kalat na yan. Kasi baka mamaya sa ilalim ng ilog may mga kalat na yan. May mga basura. Kumbaga yung mga dumi dyan na pupunta. Ayun o, may leak ng tubig. Ayun o. May leak siya ng tubig, may lumot. Tapos dumadali siya doon. Ito lang ah, unting kaalaman. Yung tubig na yan,
siguro siya yung, yan yung mga dumi ng galing tao. Paano galing palengke, DJ? Paliwanag mo. Ewan ko, sabi lang nila. Sabi nila daw, galing daw palengke. So, lahat ng pinaglilikan ng tubig, galing ng palengke. Oh. So, yon sabi daw nila, na ang leak ng tubig ay galing palengke. Ito, onting info about doon. Kasi guys, kung makikita nyo, may tubig na dumadaloy sa baba. Then, ina-absorb siguro nung, eto ha, di ko alam kung tama oh. Na-absorb nung tubig yung bacteria, nung dumi, nung basura, then napupunta siya sa ilog. Kumbaga, may possibility na may mga isda nang namamatay, yan. Ewan ko lang kung janitor fish patay, namamatay. Kasi may nahuli yung friend ko kanina na janitor fish yung mga bata. Chari, huwag kayo dyan, malamok dyan. Chari, huwag kayo dyan, matibo pa kayo. Ano yun? Di, ano yun? Parang ang bilis. Ayun no. Ayun no, ayun no. Ayun, tao na yun? Oo. Tao. Abis yung nagsisining. Hindi, parang papunta dito, mabilis eh. Kakatawid ng ano yun. Kunyari, nagpunta ka dyan, makakatawid ka po siya bilang ilog. Hanggang saan yan? Hanggang dibdib lang. Hindi, lagpas tao. Mga ilang feet siguro to. Yan guys, so tignan nyo, may lumulutang-lutang sa ano, sa ilog. Concern lang ako sa nangyayari sa ating, sa Cabanatuan City. Na wag naman sana mangyari sa ibang lugar. Yan. Sana maagapan to ng lokal na pamahalaan. Humihingi po ako ng tulong sa mga, kunya, yan, DOH, sa kalusugan po ng mga tao dito. Na baka po eh, naapektuhan na sila sa mga bagay na nangyayari dito. Kasi po, guys, kasi po, mga tao po dito, payat, sakitin. Sakitin ba kayo dito, DJ? Hindi naman. Ako nga, tingnan mo nga kung payat. Payat ka po? Ay, ako pala. Ako po pala payat. Kaya ako po nangangailangan ng tulong. Humihingi lang po ako ng tulong sa lokal ng pamahalaan ng Cabanatuan. And then sa lokal na pamahalaan ng Manila, ay Manila, kay Duterte na lang po, humingi po ng tulong kay Duterte na sana po eh masolusyonan natin tong itong kalat na dulot ng mga tao dito. Hindi isa sinisiraan ko ang Cabanatuan City, gusto ko lang pong masolusyonan at matulungan ng mga tao dito na baka po eh sa susunod na punta ko dito eh magkaroon na po ng sakit ang mga tao dito at isa't isa mamatay. At guys, ito rin po kasi yung nagiging cause ng mga ano ng leptospirosis pa yan. Baka mamaya pinapahayan na yung daga. Tsaka malamok dito eh, no, DJ? Pero ang lamok sa ano, malinis na tubig na nanganak yun. Paparami. Yun, guys, gusto ko lang po silang matulungan. Yan. Ako po ulit si Peter Joseph Subrocal. Naglilingkod sa bayan. Tinininin. Tangi na TV Patrol. So, ayan, gusto ko lang matulungan sila, guys. Hindi sa pagpapasikat. Gusto ko lang matulungan. Ayokong pasigatin to. O sige, sabihin natin gusto kong pasigatin tong issue na to para masolusyonan ng pamahalaan. Para masolusyonan to ng pamahalaan. Kasi walang taong pakialam na ano yung ginagawa nila. So, yan. Baka naman nagagalit ka sa akin, DJ. Pakialam ko sa pamahalaan. O, kita mo, pakialam niya daw. Gusto ko lang po masolusyonan to. Yan. Gusto ko lang po makatulong sa Cabanatuan City na nawagan po ako sa pamahalaan natin sa pamahalaan kay Duterte, sa DOH, sa kalusugan ng mga kabataan dito, din na matatanda. Gusto ko lang sila matulungan kung ano yung mga, ano yung kalagayan na kinakaharap nila ngayon. Ang location po nito is sa sur, may ilog sa likod. Yan. So yun guys, papaalam na tayo in 3, 2, 1, bye!
Bye-bye!